This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel are meant for educational and informational purposes only. I cannot guarantee you will make money nor will have the same experience as mine in this video. I'm just showing you different websites, apps, and methods that have the potential of making money. I'm not also a financial advisor nor an expert in such. So make sure you always do your own research first. Magandang umaga, tanghali, or gabi sa inyo mga ka-DG. So nandito na naman po tayo sa isang updated info video about sa Kara Star, no? Doon po sa mga bago lamang dito sa aking YouTube channel, meron na po akong na-post na first video ko about sa Kara Star. Parang overview po natin yun about sa game itself, no? So make sure guys na panoorin nyo muna po yun bago kayo mag-proceed dito. Kasi ito guys, i-explain ko lang dito sa updated info video na to kung ano ba yung ways or easy guide natin para makapag-earn kayo dito sa Kara Star. Okay? So kung gusto nyo pa na more information about sa Kara Star, make sure guys na panoorin nyo muna yung aking first video. Ano pa bang hinihintay natin guys? Simulan na natin. So ito mga ka-GG, yung mga easy guide, lalo na doon sa mga beginners po dito sa Kara Star, no? Ano ba yung mga dapat nyong unahin muna para makapag-start kayo or makapag-earn kayo mostly ng tokens dito sa game? Kung matatandaan nyo guys, nasa beta testing pa lang po itong Kara Star, hindi pa po itong live game. So kung kayo po nga mga tipo ng tao na mahilig mo nang sumubok bago kayo mag-invest, so free to play po itong Kara Star. Kung gusto nyo subukan muna, pwede nyo check sa description box ko below, okay? So unang tip mga ka-GG, no, pag bago kayo makipag-start, makipaglaban no, sa PvP, unahin nyo muna tignan, okay, syempre yung karas nyo na binili, no. So syempre doon sa mga newbies, makakapili pa kayo, no, sa marketplace kung that time na ma-release to yung live game. Kasi itong game na to guys is beta testing pa lang to, no. So kaya yung mabibili nyo dito is hindi natin sure kung matatransfer ba siya sa live game. Pero ito nga guys, no, i-checkin nyo lagi guys, yung bibilin yung karas is yung sa kanilang attributes. So for example, yung health, speed, morale, skill, tsaka yung body parts po ng isang karas, no. So mas magandang body parts, let's say ito, makikita nyo, diba, apat yan na body parts ng isang fire type. Kasi ito guys, fire type po to na kara, no. So syempre, makikita nyo dito, ayan yung pink. So okay siya kasi merong magkakasunod na parehas na pink na body parts. Then, eto guys, medyo chapsuy tayo dito sa dalawa. Pero okay lang yun kasi mahirap maganap ng pure body parts po sa Kara Star marketplace, no. Then, yung divine attributes niya, makikita nyo din dito guys, no. So, always double check it. Para at least bago kayo mag-start ng PvP is maganda po yung starting karas nyo na bibilin sa marketplace. Or let's say, kung meron kayong nakuha do sa kanilang free karas, at kung may questions kayo kung paano makakuha ng free karas, make sure nga guys na panoorin yung first video kasi na doon yung tutorial paano kayo makakuha ng free karas, no. So ayun guys, then isi-set up yung syempre team nyo, diba, once na nakapili na kayo or may nabili na kayong karas, syempre isi-set up nyo yan. So eto guys, sinet up ko po yung karas ko dito, okay. So second tip mga ka-GG, no, let's say po na nakabili na po kayo ng Kara Star, no. So ang gagawin nyo next is sa dungeon lang po kayo guys, doon nyo gugulin lahat po, ubusin nyo yung energy nyo doon kasi nga kung ano po yung makukuha nyong attributes, let's say nga nagle-level up kayo dito, di ba? So dumadagdag yung stats nyo, tumataas yung health nyo, yung attack nyo sa mga cards. So make sure guys na yun muna unahin nyo, ubusin nyo yung oras nyo po sa dungeon. Kasi pag nag-PVP kayo, magre-reflect po yan. Kung ano yung stats nyo sa dungeon, yun din yung HP nyo sa arena. Unlike sa Axie, diba, magkaiba yung dungeon or yung let's say adventure sa PVP. Pero dito guys, nagre-reflect po kung ano yung level nyo sa dungeon or let's say yung stats nyo sa dungeon sa arena.
So maraming levels po ang dungeon dito sa Karastar, no? So make sure guys na tapusin niyo yan para at least makakuha po kayo ng experience para sa Karastar nyo, para mapalevel up, para mapalakas po yung stats or attributes din po ng Karastar nyo, no? So may mga bosses din or mga final boss dito sa Karastar dungeon, no? So make sure guys na tapusin nyo talaga at magpa-level kayo muna. Focus kayo, lalo na sa mga beginners, focus kayo sa dungeon muna para at least pag dumating kayo sa PvP, mas maganda yung statistics po or let's say yung attributes po ng Karastar nyo. Sa dungeon guys, marami kayo pwedeng makolekta. So pwede kayong mag-fight ng monsters para at least makakuha din po kayo ng rewards. Then pwede rin kayong makakuha ng experience and chest na naglalaman din po ng mga experience rewards para at least makapagpa-level up po yung Karastar nyo, no? So pwede kayong maglibot-libot dyan, tapusin nyo lahat ng mga monsters every dungeon and atakayin nyo yung final boss gaya na sinabi ko para at least makapag-earn din po kayo ng experience, no? So yun po ang ways para makapag-earn kayo para at least matapos yun din yung paglalaro po ng daily quest. So let's say nga natapos na isang checklist nyo sa daily quest, which is yung dungeon, no? So ano next naman? Ang next naman guys is sa arena. So sa arena po, ang need nyo po dito is kailangan nyo ng tactics and analytics din po sa pakikipaglaban, no? So same as Axie, diba? Para bago kayo mag-start, tignan nyo muna yung cards ng kalaban. Then, syempre, titignan nyo din yung summarize nyo or let's say ipagpaplasin nyo po yung attacks nyo para at least matapos nyo agad yung isang, let's say, isang Karastar ng kalaban, no? So, compute nyo lang guys, yung energy, learn to skip rounds, yun yung aking suggestion sa inyo. Kung kaya naman mag-skip at kaya naman mag-survive nung isang Karastar nyo para at least in the next round, mas malakas yung atake nyo, gawin yun, okay? So make sure guys nga na tingnan nyo palagi yung stats din po ng kalaban nyo and yung cards bago mag-start ang laban para at least alam nyo po yung makakalaban nyo, no? At ano yung epekto sa inyo, sa mga Karastar nyo kapag umatake yung mga kalaban, okay? So ito guys, final battle. Tingnan natin, no? Malupitan at ang mga damage na nakalagay dito, hindi natin sure. Hindi mo na tayo atake. Okay, isa na lang. So, hindi ulit tayo atake. Ayan lang natin siya mismo ang umatake. So, same lang guys. Ulitin ko lang po. Learn to skip rounds. Para at least yung energy nyo, no, makombo nyo yung kalaban. Okay, napatay tayo. Uy, buhay pa ka lang, mapapatay tayo. Nice. Ayun. Mga GG na. Ayos na, victory guys. So ito nga mga ka-GG, no, natapos na po natin yung daily task or daily quest natin po dito sa Karastar, no. And ang gagawin nyo lang po, ayan, no, check-in, arena battle, dungeon battle, and hit nyo lang po itong complete para makuha nyo po yung rewards nyo in Yumi tokens, no.
So, pinakita ko lang guys dito sa video na to yung guide para doon sa mga newbies or interesado dito sa Karastar, no? At ito po guys is beta testing pa lang po ito. At pinakita ko lang po sa inyo na once na ma-release nung game sa public or maging live to, or let's say pwede na kayo mag-play to earn, possible po ito po yung ways to earn tokens or paano ba kayo kikita dito sa Karastar, no? So pinakita ko lang sa inyo yung information na to or guide na to sa inyo, lalo na doon sa mga interesadong mag-take risk dito sa specific entity game na to, no? Pero tatandaan nyo guys, sharing info lang po ko sa inyo, okay? Kayo pa rin po ang magde-decide kung gusto nyo itong subukan or hindi. Okay? So, agad dito lang muna guys yung ating updated info video about sa Karastar, and I really do hope po na sana nakatulong itong easy guide natin, lalo na sa mga beginners, kung paano ba kayong mag-earn dito sa Karastar, no? Ano ba yung ways to earn here? Sana po makatulong ito sa inyo, lalo na pag naging live yung game, no? Sana itong tutorial na to is makatulong doon sa mga beginners na gusto or may interesado po dito sa NFT game na to, no? Eh, tatandaan nyo guys, ito po ay beta testing pa lamang sa mga magtatanong. Free to play po ito, kaya bago kayo mag-invest, pwede nyo muna laruin para at least makapag-isip-isip kayo kung talaga bang worth it yung investment nyo dito sa Karastar, no? So pwede nyo laruin muna guys, okay? May free Karastar po kayo for starters dito. Libre po yan binibigay ni Karastar, lalo na doon sa mga newbies na interesado dito sa game na to, no? Then pwede rin kayo mag-earn. Kung gusto nyo malaman pa, isa pa ways para mag-earn nga guys, sabi ko sa inyo, is pwede kayo mag-earn to affiliates, no? So pwede kayong mag-share nito guys sa mga kaibigan nyo na interesadong maglaro ng free-to-play. So pwede kayo mag-earn ng tokens, which is in XDAI. Kung natatanda nyo, nabanggit ko to sa first video ko. So pwedeng-pwede kayong mag-invite dito guys, kung kayo po yung tipo na tao mahiling mag-invite ng family or friends nyo. So may affiliate program po si Karastar para po doon sa mga mahiling mag-invite, and pwede mag-earn ng rewards. So ayun lamang guys, maraming salamat po sa mga viewers ko or subscribers ko na nag-stick around until the end of this video. I really appreciate you all, and kung hindi ka pa nagsasubscribe sa aking channel, make sure to subscribe guys and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos ko dito sa aking channel. Thank you guys for watching, see you next time, goodbye and good vibes, bye guys, see ya, bye bye, stay safe everyone, ingat po tayong lahat.